try natin siya sa medyo high speed. Sound check, sound check. Sound check. Hindi ko alam. Hindi ko naman napapakinggan yung sarili ko dito. Mamaya na sa edit. Yun, so what's up mga panda, na mabilis ang vlog lang tayo. Pakita ko lang sa inyo yung gagawin nating setup dito sa ating bagong setup here for silver. Silver, maganda kasi meron siyang preview, may screen. So ito yung mga gagamitin natin. Bagong mic adapter mula kay M3 Moto. And maganda to kasi box type na. Pwede na natin siyang itagot, mas maporma. Talas ng blade ah. Version ng GoPro Hero 3 Hero 4 mic adapter. Wow. Pang. Stick. Madilim pala. You know. Pang. Box type na siya. So mas maganda forma no. Ang meron lang dito is ito. Yung 3.5mm na TRS port. Tsaka ito, Type C. Type C siya na cord. Tapos ito yung kakabit sa Hero 4. So gagamitin natin dito is etong mic. Ito gamit ko since 2019 pa. Sa nagtatanong kung anong brand nito, generic lang to eh. Libre lang to dati kay M3 Moto. Hanggang ngayon gumagana pa. So walang brand. TRS. Mag-focus. Yun. Dalawang guhit. TRS for audio. Tapos ito. Type C na cable no. Ang haba nito is 2 meters. So saan to nabibili? Yan. Sa mini, so 150 lang ata. Kaya mahaba yung binili natin para makapaglagay tayo ng power bank sa bulsa. Yun nga pala, ang purpose nitong mic adapter nito is pwede kang magsalpak ng mic at the same time mag-charge. So masisira ba yung Hero 4 mo dun pag ginagamit mo siya while charging? Sa experience ko, hindi naman. Yun yung setup ko since 2019 pa. Nga pala, gagamitin natin no? Itong version 2 ng chin mount strap by Telesin. Shout out. So ito muna gagamitin natin kasi wala pa tayong chin mount by Hank Bosanri. Kita kits. So kapit na natin. Yun, okay na. Bali, inipit lang muna natin siya dito sa ating Telesin chin mount. Kita ba? Yun, sa loob. Tapos andun yung mic. So, testing natin sa labas. Kung okay siya. Sana gumana. Let's go. Yun. So, testing na natin to. Nakasalpak na yung mic adapter niya. And hindi ko alam kung anong output. Ito na nga pala gamit nating motor. Hindi pa natin siya nabablog. Dominar 400. Vlog natin to soon. Kung bakit ito yung nawili natin. Kahit may Eugene na. Tara, labas. Ah!
ko alam, sobrang yuko tong mic at tong camera. So yun, nakasalpak na yung mic adapter natin by M3 Moto, and hindi ko lang anong output, mamaya ako pa mapapakinggan to kapag ine-edit ko na. So ngayon, bukas yung visor natin, ganyan yung tunog, ganyan ang lakas ng ingay ng tambutyo natin. So anong masasabi nyo sa audio ng bagong mic adapter ni M3 Moto? So mamaya na lang ulit kasi hindi tayo masyadong makakapagpatakbo ng maayos dito kasi nga maganda tong ginawa ng Laguna Water dito. Kalahati patag yung kalahati extreme. Yung audio nga pala natin ngayon is hindi pa nakasalpak yung sa charging port nya. So hindi natin alam kung may static na magaganap kapag nagre-record tayo at the same time nag-charge. Yung kasi yung issue nung nakaraan, parang nagkakaroon siya ng static sound kasi nga may nagfo-flow din na power while recording. So ito, wala pa. Try natin mamaya pabalik. Sakto pala, lalabas tayo kasi segway na rin tayo sa Pares, sa may sala, hindi pa ako nakain. Yan. Hindi ko lang kung rinig niyo ako nung ingay kasi ng tambutso. Ba't kasi nagpapalit ng maingay ng tambutso. Ito, bukas yung visor natin. So pag sinara natin, ganito naman yung tunog or yung audio natin kapag sarado yung helmet ng visor natin. Gamit natin is Geely GTS version 1. No? Trip na trip yung shell na ito. Yung ganda kasi. Yun. So, ito yung tip ko no, sa mga nagsisimula pa lang mag-moto vlog. Kasi matagal na tayong nagbablog talaga. Patigil-tigil lang. So, ang pinaka-goal nyo dyan is mapaganda yung audio nyo. Yun ang pinaka- tinitingnan ng mga manonood sa inyo kasi kung ang audio nyo is masakit sa tenga, wala, skip agad kayo sa mga nanonood. Kaya as much as possible no, mag-invest kayo dun sa ikagaganda ng audio nyo. Mura lang naman nga pala itong mic adapter ni M3 Moto is nagkakahalaga ng 6,000, mahal nun. Nagkakahalaga ng 625 peso sa Shopee. Bali, wala siyang COD. Wala siyang COD kasi walang ganong option dun sa lugar ni M3 Moto. Kaya through online payment siya or bank transfer via Lazada, no? Legit naman yan, no? Ito yung store niya sa Shopee pala. Ito yung store niya sa Shopee. Legit yan. So kahit mag advance payment kayo, wala pa yung product. Uy ate, ba't ka tatawid bigla? Yun, kahit mag advance payment kayo, kahit wala pa yung product is hindi kayo mabubudol niya ni M3 Moto. Pag binudol kayo niya, puntahan natin sa Pampanga. So yun, maya na lang ulit. Medyo malayo pa ako sa sala, baka malobat tayo. Hindi pa nakasalpak yung ano, power bank natin. Try natin siya sa medyo high speed. Kung okay pa rin yung audio, no? Sound check. Hindi ko alam. Hindi ko naman napapakinggan yung sarili ko dito. Mamaya na sa edit. Naka 100 kph yun. So hanggang dun lang para mukha tayong mabait. Laman naman social media. Yun, dito na tayo sa doon yung kainan sa Migos, Pares, Bulolo. Dito lang sa may highway sa sala bago mag-wheelcon. So kain muna tayo, tutom na ako. Sana bukas
ilang araw nang sarado to eh. Tain muna. Yo, bukas. Kain muna ako. Yun, so ite-testing naman natin siya gamit to. Ang nakasalpak to. Power bank. Yan, ganito siya kanipis. Oh. Masugaw ah. Pwedeng-pwede siya dito. It's Immortal Moto bag. Shoutout, Boss Lucas Cheng. You know, Immortal Moto bag. So, testing natin ngayon yung nakasalpak na power bank charging while recording na. Tingnan natin kung may static tong bagong mic adapter ni M3 Moto. Let's go. So yan, sabay na siya nakasalpak. Yung type C natin na cord papunta dito sa power bank, tapos yung mic. And kung kita nyo, charging na siya. Yung pula. So pag inon natin, iyon. So ganun pala dapat. I-on muna yung camera tsaka mong isasalpak to. So hindi siya pwedeng diretso agad. So try ulit natin, baka nagkamali lang kanina. Patayin natin yung ayan, patay buhayin. Yun. Pwede din naman pala kapag patay siya tapos tsaka mabubuhayin sabay salpak ng nakasalpak na yung. So try na natin ngayon yung audio niya kung ito magre-record kaya to. Boss, teka lang, try natin kung maganda audio na ito. So ayan, testing natin yung audio niya no, while charging. Well, charging pa ba siya? Kaso full kasi itong battery ko eh. Na-try na lang din natin habang naandar kung okay itong audio no, while charging dito sa ating bagong mic adapter. So yung naririnig yung audio, may nakasalpak na na type C cable dyan. So compare nyo na lang dun sa kanina kung may pinagbago ba siya pag nag-charge. So mamaya ako pa matitingnan to. Dun ako kumain no, sa Migos. Hapo na ako mag-vlog ah. Uwi na tayo. Yun lang yun, dinesting lang natin yung audio na ito, no? Wala pa tayong ride talaga. Dinesting natin yung audio at the same time, kumain na rin. Para hindi sayang yung biyahe. Yan. Sana okay yung audio na ito, no? Para hindi na tayo magte-take 2. So ito, sinara ko na ulit yung visor natin. And pabiyahe na lang ulit tayo pa uwi. So bakit nga ba tayo nag hero 4 ulit no? Dati na tayo naka hero 7. So dun tayo sa totoo no. Kumanap muna tayo ng budget friendly na setup pero hindi maaapektuhan yung quality natin. Ang maaapektuhan lang naman dito is yung stabilization no. Yun yung nawala. Maalog siya ganyan. Pero yung quality ng video is nandun pa rin. GoPro yan eh. Tsaka yung mga kilalang moto vlogger no, is nagsimula karamihan sa Hero 4. Kasi nga napakaganda ng audio quality na ito. Tsaka hindi mahal yung mic adapter compare sa Hero 5 pataas na presyo ng mic adapter is nasa 3-4 na ata. Lubak. So recording naman siya. Comment nyo na lang dyan sa baba no, kung kamusta yung audio natin, kung okay ba, kung walang problema, static meron ba,
So yung static na sinasabi natin, no, yung para siyang, alam niyo yung tunog ng kuryente sa mga anime, ganun. Ganun yung static ko. Kung may naririnig kayong ganun, comment nyo lang din dyan sa baba. And kung may maisasuggest pa kayo na pwede natin idagdag dito sa setup natin, comment nyo lang din dyan sa baba. So yun lang, tinesting lang natin yung audio na ito, no. Balik vlog na ulit tayo, sana tuloy-tuloy na to. Nakakailang beses na tayong balik vlog. Lagi tayo nawawala, no. Napapokus kasi tayo sa trabaho, ang sarap ng trabaho natin. Work from home. Chill-chill lang, pero ang tinitira sa'yo is yung utak. Shoutout sa mga katrabaho ko. Nagpapa-shoutout nga pala yung XTL namin na talaga namang mamaw, si Ma'am Ivy. Tsaka sa present TL namin, si Miss Angel Pusta. So yun lang, traffic na lang naman itong madadaanan natin dito, dire-diretso na yan. Kasi anong oras na ba? Alauna. Out na ba ng mga half day ng mga kabataan? Puro traffic na to. So yun nga pala, itong gamit na natin ngayon, no, is isa ng Dominar 400. Wala na si BBN Max, nabenta na natin kasi nag-upgrade tayo. And sa mga susunod na video, i-review natin tong Dominar natin, no. 2021 version. May UG na, pero bakit ito pa rin yung napili natin? So isa-isahin natin yung mga features nito. And yung mga points kung bakit ito yung napili natin kaysa sa Dominar UG 400. Saka dito na rin ako nag-aral mag-manual, eh. So yun lang, dito ko lang tatapusin tong vlog na to, no. Abang tayo sa mga susunod pang vlog. Sana tuloy-tuloy na to, para happy tayo. Grind ng grind. Woo! Para sa goal. This is, hindi na nga pala tayo Team Panda, magkakamali na ako. Nagpalit na rin tayo ng pangalan, no, para sa comeback. So hindi na tayo Team Panda Moto Vlog, pero andun pa rin yung Panda, no. Tayo ngayon ni si Boss Panda na. Yes, kita nyo naman dyan, nagpalit na tayo ng logo. Shoutout kay Boss MJ sa paggawa ng malupitang logo natin. And soon, on process na yung sticker natin, no, courtesy of Boss G ng Imprint Customs. So endorser tayo nyan. Shoutout Boss G. Salamat, salamat po sa support, ha. Walang sawa, kahit napatigil ako, support pa rin sila. So yun, abang lang tayo, malapit na yung sticker na yan. So this is, hindi talaga ako sanay sa bagong pangalan, papalit-palit pa kasi. So dyan na lang kayo, mga kapanda, no? This is po, this is Boss Panda. Ride wise and safe, mga kapanda.